Manuel Acuña Rojas, anak nila Gerardo Rojas Sr. at Rosario Acuña, isinilang noong unang araw ng Enero 1892 sa lalawigan ng Capiz. Bago maging Pangulo, maraming posisyon sa gobyerno ang kanyang pinagdaanan. Nagsimula ang kanyang pagsisilbi bilang halal na konsehal ng Capiz. Matapos nito ay naging pinakabatang gobernador naman ng kanyang probinsya. Napabilang din si Rojas sa mababang kapulungan ng Kongreso kung saan sa loob ng 12 sunod-sunod na taon ay nagsilbi siya bilang Speaker of the House. Bukod sa mga yan, naging miyembro rin si Rojas ng Constitutional Convention, Secretary of Finance, tagapangulo ng National Economic Council at National Development Company, Brigadier General ng United States Army Forces in the Far East, guerrilla leader at military leader ng Philippine Commonwealth Army. Naihalal din siya bilang senador ng bansa kung saan siya ang napiling maging tagapangulo ng Senado. Nang sumunod na taon, bago ganapin ang halalang pampanguluhan, tumiwalag si Rojas at ang ilan niyang mga kaibigan sa Nationalista Party upang buuin ang Partido Liberal. Si Rojas ang naging kandidato ng partidong ito para sa pagkapangulo. Nakalaban niya sa halalang iyon si Pangulong Sergio Osmeña na tumatakbo para sa kanyang ikalawang termino. Nanalo si Rojas nang makakuha siya 54% ng kabuuang boto. Nanumpa siya bilang Pangulo noong 28 ng Mayo, taong 1946. Ilang buwan matapos ang umpisa ng kanyang termino, naiproklama ang kasarinlan ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ito ang dahilan kung bakit si Rojas ay tinaguri ang huling Pangulo ng Commonwealth at unang Pangulo ng Ikatlong Republika ng Pilipinas. Lugmok sa problema ang bansa sa pag-uumpisa ng kanyang panunungkulan. Matindi ang tinamong pinsala ng bansa sa giyera. Sa pamamagitan ng ayuda mula sa United Nations at pag-utang sa Estados Unidos, nasimulan agad ang mga proyekto para sa muling pagsasaayos ng mga nasirang istruktura tulad ng mga kalsada at paaralan. Sa administrasyon din ni Rojas na buo ang konsepto ng pagtatatag ng Bangko Sentral ng Pilipinas upang mapayabong ang ekonomiya ng bansa. Dagdag pa rin kandi ni Rojas ang sektor ng agrikultura. Iprinoklaman niya epektibo sa buong bansa ang Rice Share Tenancy Act of 1933 na sinusuga ng Republic Act 1946 o ang Tenant Act. Ipinagkaloob din ni Rojas ang amnestiya sa lahat ng mga kinasuhan at sinasabing nakipagsabwatan sa mga Hapon, kabilang na si dating Pangulong Jose P. Laurel. Ang desisyong ito ni Pangulong Rojas ay nagbunga ng muling pagkakaisa ng mga Pilipino. Bagamat pagbango ng sentro ng bawat pagkilos ng Administrasyong Rojas, binalot naman ito ng mga kontrobersya. Kabilang dito ang korupsyon sa kanyang pamahalaan at ang pang-aabuso ng militar sa kanayunan na nagpaigting muli sa kilusang makakaliwa, ang hukbo ng bayan laban sa Hapon o hukbalahap na pinamunuan ng kanilang supremong si Luis Taruk. Sa kasaysayan, ang dalawang problemang ito ang naging mantsa sa magandang pamamalakad sa kanyang gobyerno. Hindi natapos ni Pangulong Rojas ang kanyang termino noong 15 ng Abril taong 1948 matapos ang kanyang talumpati sa Clarkfield, Pampanga. Inatake sa puso si Rojas at namatay sa araw ding yaon. Manuel Acuña Rojas, ang 5th Pangulo ng Pilipinas.